ginawa po namin candle lighting kanina ay pinangunahan po ng Youth Act Now Metro Manila, kasama din po na nag-participate yung MPSDA, kung saan nanawagan po kami ng katotohanan at pagpapanagot po doon sa tunay na mga nagkasala at hustisya na rin po sa lahat po ng naging biktima noong Mamasapano bloodshed. Sana po yung katotohanan lumabas at huwag pagtakpan ng mga senador at ng mga kongresista natin. Sana po yung accountability, maganap po yan dahil naghahanap po tayo ng mga kasagutan sa ating mga lehitimong mga tanong. Ang hinihiling natin, katotohanan. Katotohanan para sa mga naging biktima nito. Pero kung malaman naman natin ang katotohanan nito, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin sa mga responsableng mga gumawa ng mga bloodshed na ito? Yung nagaganap ng mga simbolikong protesta doon sa mga paaralan ay simbolikong protesta na nananawagan ng truth, accountability, and justice doon sa Mamasapano bloodshed. Ang unang totoong plano niyan, dapat yung mga tropang Amerikano ang huhuli doon sa International Terrorist Number 1. Pero ang ginawa nilang blocking force yung mga special action forces na mga Pilipino. Kaya ang pangunahin, sa ganung mga usapin, sa mga internal affairs, dapat yung ating bansa, yung ating gobyerno ang nagpapatupad at nag-execute nun. Ngunit, hinayaan nyo ni Ninoy Aquino dahil sa kanyang sakit-sagarang pagkatuta dun sa imperialismo ng Estados Unidos. Pangalawa, nilabag nila yung chain of command ng Philippine National Police na pinag-command nila yung 6 suspendidong si General Alan Purisima doon sa Operation Exodus. At siyempre, pagkatraidor to doon sa bayan, dahil panguna, hinayaan niya na dayuhang gobyerno ang mamahala doon sa lahat ng mga pang-loob na usapin ng ating bayan. Bakit kandila yung ginamit naming simbolikong protesta? Nanawagan kami na magkaroon ng ilaw muli yung katotohanan kasi sa pangkasalukuyang proseso ng pag-iimbestiga hinggil sa Mamasapano ay nagkakaroon ng cover-up. Actually, yung Congress nga ay tinigil nila yung pag-iimbestiga doon sa nangyari sa Mamasapano at yung Senado ay hindi pa nila alam kung kailan ulit na uusad yung investigasyon na galing sa Mamasapano. At sa ngayon, ang iniimbestigahan nila ay yung regarding kay Binay. Kaya kung titingnan mo siya maigi, nagkakaroon ng lumalabo yung hinggil sa investigasyon at paglabas ng katotohanan doon sa nangyaring insidente sa Mamasapano. Kaya nagkakaroon ng cover-up. Kaya nananawagan kami na bigyan ng liwanag muli yung katotohanan at para magkaroon ng accountability ng sino sa mga may sala. Siyempre, pangunahin yun, sino yung Aquino at ang US. Pag dilabas yung katotohanan, walang ibang ididiin yun kundi sila, yung Amerikano at yung sino yung Aquino. At siyempre, para makamit ng mga kababayan natin yung justisya.